Siyang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Ngayon po ay alas 6 na po ng umaga, bali March 19, 2023, araw po ng Linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, maraming salamat po sa inyong panonood. So sa ngayon, ang ating pag-aralan ay dito po sa Episo 6, no? Size 1 to 9, no? 1 to 9, tapos ang pamagat po nito ay igalang ang ama't ina. Igalang po natin ang ating mga ama at ina, no? O igalang po natin ang ama, ating ama at ina. O pwede rin po natin sabihin na ikalimang utos. Ikalimang utos, kasama siya po siya. Ang ikalimang utos ay napaloob po, pag i-summarize po ay ano siya, no, sa number 1, no? Dakilang utos, no. So mali natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. So nakasama siya doon sa number 1, no. Tapos ang 6 to 10 naman, yung number 2, na malin po natin ating kapwa ng tulad sa ating sarili, no? So, balit dito, matalakayin po natin ang maliban sa paggalang sa ating mommy at daddy, mayroon pa pong iba, no? So, para balance yan, mayroon din yung para sa mommy at daddy, no? Pero, nakapokus po tayo sa ikalimang utos. So, Episo 6, no? Size. Ito siya, no? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. So, ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So ito po para sa mga anak, no? So ito ang utos na mayroong pangako, no? So mamaya palawigin po natin, i-discuss po natin tungkol dito. Sa mga magulang, no? Mga magulang, huwag ninyong ibuyos sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito naman, no? So, isama na nito bilang dagdag, no? Mga alipin, sundin ninyo ang inyong maamo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ang matao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Manglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoong kayong naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, magiging mabait kayo sa inyong maalipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parihong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po yung salita. At maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala. Sa pangalan ng Aming Jesucristo, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So, unang-una, no? So, pag ipaiksiin po natin, parang ganito lang po siya yan, no? Parang ganito lang po na pwede natin sabihin. Galang sa mga magulang equals mahaba at masaganang buhay, no?
So para ma-exempt po, paggalang sa mga magulang equals mahaba at masaganang buhay. So yan na, no? Pero sa ibang verse nito may nakalakip na igalang at sundin, no? So based dito sa verse, paggalang sa magulang equals mahaba at masaganang buhay, no? So ini-emphasize ko dahil po ito ay napakahalaga, mga kaibigan, no? Ang paggalang. So yan ay isa ka ikalimang utos. So pag-igalang po natin ang ating mommy at daddy equals mahaba at masaganang buhay. So ngayon, paano tayo gagalang? Ano ang magawain natin upang masabi na ginagalang po natin ang ating mga magulang? No? So sa word na honor, kasi sa English kasi pag igalang honor, sa honor, halimbawa letter H, so akuha natin na humble, no? Sa Tagalog, mapagpakumbaba. So pag ikaw ay sumusunod, ikaw ay gumagalang, ikaw ay humble, ibig sabihin nagpapakumbaba ka. Tapos sa letter O naman, letter H, O sa letter O, ito yung tinatawag natin na obedient, no? Di ba pag ikaw ay gumagalang, ikaw ay obedient, no? So di ba ang ganda, no? So letter N naman, no? Letter N, O at saka R. So dito yung letter N, pwede natin sabihin na never argue, no? Di ba, halimbawa, mami at daddy mo, huwag kang makipagdebate. So never argue, no? Kundi ang pinakamaganda doon ay, halimbawa, mami, baka pwede mo pong gabayan ako o ipaliwanag yung pinakamaganda kong gagawin, no? Para hindi marami. Tapos sabihin, mami, yan po ang iyong, o kaya daddy, mami, yan po ang iyong idea. Subalit ito naman po ay sa akin, no? So baka pwede naman po napakinggan niyo po ako, no? So di ba maganda? So never argue, no? So kasi kadalasan, no, nagbalitaktakan din yung mga anak at saka magulang. So kaya never argue. So di ba na ako ay magulang din po, mayroon mga anak, no? Kung yung sa aking anak, kung debatihin ako, sabi ko na, magpaano ka lang, huwag kang masyadong magsalita kasi ang kausap mo po ay yung tatay o kaya yung nanay. Isabihin mo lang ng magandang, ano, magandang paraan. O, ibig sabihin, in a respectful way, no? So, di ba maganda pa ganun? So, yan. So, yan po, no? So, sa honor, never argue o never quarrel. Okay, huwag awayin yung mommy at daddy, no? Kahit nakasala man, na, di ba, nagkamali yung mommy at daddy, sabihin ng maganda, no? Sabi, mommy, mali po yata ang ginagawa nyo. Ganito po kasi, no? So, halimbawa, ang anak ay abogado kasi, mami, ito po kasi sa batas. Ipaliwanag ng maayos, no? Kasi ang mami ay siyempre nauna sila sa inyo. So, hindi pa nila alam yung mga bago, no? Bagong mga kwan, no? So, tulad yan, no? Ang bigay lang po ako ng halimbawa yung mami at daddy. May halimbawa, may tanim sila na halimbawa, lansones, no? Lansones. Lansones yung tanim nila. Tapos sabihin ng, tapos ngayon, ang sanga ay doon na sa nakalaylay na, o kaya nakahilig na, no? O kaya nakaabot na doon sa lupa ng kapitbahay, no? To, siyempre sabihin ng abogado, mami, daddy, o daddy, mami, no? Ang ating lansones ay mahal na mahal nyo ay ayon sa batas, no? So, kung hindi natin puputulin ang sanga ng na nakatungtong na doon o kaya nakaabot na doon sa ating kapitbahay, ang bunga niyan
ay sa kapitbahay na natin. Sa atin ang puno, subalit ang bunga ay sa kanila na. No? So kaya yung nag-advise na, kaya mommy, daddy, kausapin nyo yung kapitbahay po natin para kung ano man. No? Kasi yung kwan dyan, ba yung lansunis, di ba may dahon yan? Siyempre na nalalaglag yung dahon na tuyo. No? Siyempre ang magwalis siya ang kapitbahay. So kaya ipaliwanag ng abogado ng anak. O kung ano man nga, hindi man abogado, basta may alam sa batas. No? O sabihin niya, mommy, daddy, ha? O kausapin ang kapitbahay, tapos pag hindi pumayag, wala po tayong magagawa kundi putulin, at pwede rin nalagyan po natin ng tali at dahan-dahan, alibawa araw, ang sanga ay anuhin, no? Lagyan ng tali, o sige, dahan-dahan, no? Kasi hindi naman pwede na biglain mo po yan kasi mabali ang sanga, no? So, yan, no? So, pwede siyang idahan-dahan. Ano ba? Lunes. Lunes ngayon. Ano ba? Lunes. O, ano siya? Tali, pak. Tapos sunod naman, lagyan naman, pak. Hanggang dito na mahilig sa inyong lupain, no? So, yun po, no? So, pag may walang argumento talaga, no? Tapos dito sa never quarrel, never shout to your mommy and daddy, no? Tapos sa letter O. So, pwede nating obedient ulit, no? Pero hanapan natin ang ibang word dyan, no? So, maliban sa obedient, so obedient muna. Tapos yung letter R, parang respect, no? Respect, no? So, honor and respect, synonymo siya. So, respect. So, yun ang anuhin natin. Tapos, no? Dito, no? Kasi nakafocus tayo na ikalimang utos, no? Honor thy father and mother, for this is right, no? Igalang natin ang ating tatay at nanay, dahil ito ay mabuti at may kalakip po na pangako na kung igalang po natin ang ating daddy at mommy, tayo ay magkaroon ng mahabang buhay, may kasaganahan. No? Minsan sinasabi ko po sa English na honor father and mother equals long, abundant, and satisfying life. No? Abundant at satisfying life kasi mayroon na life na hindi pa siya satisfied na sa dami-dami, no? So, kaya ganun siya mga kaibigan, no? So, yan ang ating ano. So, ngayon, ulitin natin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mamagulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo iyong ama at ina, ito ang unang utos sa may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. No? So dito sa translation na ito, maganda at mabuhay na. Maganda, maganda at mahabang buhay. No? Maganda at mahabang, mahaba ang iyong buhay sa lupa. No? So ibig sabihin lalawig po. No? Pero po dito sa kwan, sa verse na ito, maganda at mahaba, no? Buhay na ibibigay siya ni Lord. So, ibig sabihin, ha, malaking tulong po sa atin kung ating ginagalang ang ating mommy at daddy. Kaya yung may mga mommy at daddy pa, mapalad po kayo, no? Dahil mayroon pa kayong pakitaan na paggalang, no? So, yan sa pagitan ng magpapakumbaba, no? Parang tingnan po natin ang structure. Kasi sa family, so ano ba, mommy at daddy, ano ba, label ang mommy at daddy, halimbawa lang, no? Kasi pag sundin talaga natin ang structure, una muna yung daddy at mommy. Pero mayroon din ibang nagsasabi na pantay ang mommy at daddy dahil sa ating God ngayon, no? So, pantay ang mommy at daddy, tapos yung mga anak, no? So, kaya mga anak, talagang igalang ang daddy at mommy. So, isa pa, no? May isang pastor noong 1981,
1981 mayroong pastor na nangaral sa King's College of Marvel. Yung sa aming every kung kasi mayroong every 6 months mayroong pong tinatawag na parang gathering, religious gathering ang private school po na yun na King's College. So ngayon, ang sabi niya, alam niyo mga anak, no? Kahit tagtarin kayo ng pinong-pino, hindi kayo makabayad sa utang na loob niyo sa inyong mami. No? Kasi biro mo yan ang mami, siyam na buwan na pinagbubuntis. No? Tapos siyempre, pag magkasama sila ni pagwala sa abot si daddy, siyempre tumutulong din dahil pag halimbawa ay gusto na mami kumain ng balot kahit na umagang-umaga mag-produce si daddy. No? So, kaya yan. Kaya, utos ng ating Panginoon na sa 5th utos na igalang ang mami at daddy. No? Kaya, napakaganda talaga na yan ang gagawin natin. So, yan. No? So, ipokus muna natin dyan. No? So, sa 5th utos. So, kuha muna. So, punta na tayo sa letter B.